Ngayong natapos na nga ang season ng Los Angeles Lakers, umpisa na nga mga idol ng mga trade rumors about nga sa kanilang mga player at lalong-lalo na kay Russell Westbrook. Unang balita nga tungkol sa kanya mga idol ayon kay Shams Charania na ito nga daw si Buddy Hield at si Malcolm Brogdon ng Indiana Pacers ang maaaring maging kapalit nga neto ni Westbrook sa team ng Lakers. Interesado nga sa kanila si Rob Pelinka ayon kay Shams Charania. At parang favorite nga talaga mga idol neto ni Pelinka etong si Buddy Hield para nga maidala dito sa team ng Lakers. At ngayon meron nga sila muling pagkakataon na makuha itong si Buddy Hield sa offseason. Ayan nga mga idol ang babalaking gawin ng team ng Los Angeles Lakers. Dalhin si Buddy Hield at si Malcolm Brogdon sa team ng Lakers kapalit nga neto ni Russell Westbrook. At kung matatanda nyo rin mga idol, ang Pacers ay interesado na talagang i-trade itong si Brogdon. Sinabi nga nilang willing silang makinig sa mga trade offers ng ibang mga NBA teams. At ngayon nga mga idol, parang sasamantalain ito ng Los Angeles Lakers, Russell Westbrook for Brogdon and Buddy Hield. At kung matanong nyo nga mga idol, bakit naman ito gagawin ng Pacers? Well, sa simpleng trade ng ito mga idol ay makakasave sila ng sobrang laking pera at mabibigyan nga sila ng flexibility para nga makapag-build around sila dito sa kanilang bagong star player na si Tyrese Haliburton. Makakapag-clear up nga sila mga idol ng halos 44 million sa kanilang salary by next year kapag nga ginawa nila itong trade na ito. Pero anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa trade possibility na ito? Russell Westbrook for Buddy Hield and Malcolm Brogdon? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman mga idol, etong si Draymond Green ay ibinida nga si Jordan Poole bilang most improved player ngayong taong ito. Sabi nga neto ni Draymond mga idol, last year etong si Jordan Poole ay nasa G League. Pero dahil nga daw sa kanyang sipag at pag-eensayo, nag-improve nga siya mga idol at ngayon ay meron na siyang magandang future dito sa NBA at sa team ng Warriors. Last year nga mga idol, etong si Jordan Poole ay nag-average ng 12 points per game, 1.8 rebounds and 1.9 assists. Pero napakalaki ng kanyang in-improve ngayong season kung saan nag-average na nga siya ng 18.5 points per game, 3.4 rebounds at 4 na assists. Base nga sa mga numerong ito mga idol, malaki ang improvement ni Jordan Poole. Kaya nga etong si Draymond Green mga idol, inendorso si Jordan Poole para nga manalo ng Most Improved Player of the Year Award. Pero anyways mga idol, punta na nga tayo sa ating next balita. Ito nga ang dahilan ni LeBron James kung bakit hindi na siya bumalik sa Lakers matapos ang kanyang ankle injury at hindi niya na rin hinabol ang scoring title mula kay Joel Embiid. Simula nga daw nung nalaglag itong Lakers sa playoffs mga idol, wackiest thing to do na nga daw kapag hinabol pa ni LeBron ang scoring title. Hindi na nga daw reasonable mga idol para kay LeBron James na habulin pa yung individual award na yon. Samantalang ang kanyang team ay laglag nga sa playoffs. Ayan nga mga idol ang naging rason ni LeBron kaya hindi na rin siya bumalik. Hinayaan niya na nga mga idol ang scoring title kay Embiid dahil nga hindi sila pumasok sa playoffs. Pero anyways nga mga idol, yan ang lamang din muna para sa ating mga balita ng NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!